I'm really sorry, Mrs. Mondragon, pero hindi na namin ma-accommodate ang application nyo. You are well aware na mayroon pang ibang applicants, kaya tayo na-schedule ng specific time. Naiintindihan ko. Salamat. Thank you din po. Mr. Araujo, excuse me? Yes? How can I help you? I'm Romina Mondragon. Isa po ako sa applicant para sa management position. Sir, na-involve po kasi ako sa isang aksidente papunta dito kaya hindi po ako umabot on time for the interview. Makikiusap sana po ako na bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit sandali lang po, maipakita ko lang kung anong kaya kong i-offer sa kumpanya. You seem confident na makukumpins po kami. I have my experience to back me up, Mr. Araujo. Just give me a chance. Kilala kita, Mrs. Mondragon. At alam kong kakayahan mo. Agnes! Give her a slot for interview. Yes, sir. And good luck. Yes. Thank you, sir. Bakit ka nag-uwi ng basura? Anong basura? Hindi ito basura. Gagawing basahan to. Tsaka, sayang yung kikitain dito ko sakali. Lalo pa ngayon, hindi naman natin alam kung mababalik pa yung talyer. Bakit hindi nilang tayo umalis dito? Napaka-toxic dito sa inyo eh. Ayaw mo ba ng katahimikan? Kailangan ako ng pamilya ko dito, Jessa. Ngayon, kung gusto mo umalis, edi umalis ka. Panaginipan ko si Jed. Humihingi siya ng saklolo. Wala pa bang resulta dun sa kaso niya? Wala pa. Pero hindi ibig sabihin, hayaan ko na lang yun. Kung kailangan ako mismo ang kikilos, gagawin ko. Di maaaring di maparusahan ang pumatay sa anak natin. Carlos, kumising ka na. Kumising ka na. Ay, naantok pa ako. Lunch na, hindi ka pa nagbe-breakfast. Para saan pa babangon ako? Para ano? Para tumunga nga? Wala na naman akong gagawin eh. Carlos, after everything that has happened, kung gusto mo magpahinga, sige magpahinga ka. But if you want to do something, bakit ba hindi mo nalang kunin yung iniwan na posisyon ni Romina sa Camila? Joke ba yan, ha? At ano? Ikaw ang magiging boss ko? Hindi na lang, Daniela. Ito nga sa bahay, nasasakal na ako eh. Dadagdagan ko pa yung kadena sa leeg ko. Bakit ba may usapan tayo? Ay babalik mo sa akin yung talyer. Alam mong hindi ganun kadaling kausap yan si Hector. If you don't want to work in Camila, that's okay. Kumuha ka na lang sarili mong business, magtayo ka na sarili mong negosyo. Hayaan mo na lang yung talyer kay Hector. Kaya ano pera yung gagamitin ko? Yung pera ang hinako mo kanila, Romina. Carlos. Nangako ka sa akin. Gagawa mo ng parang para maibalik sa akin ang talyer. Ngayon, imbis na kung ano yung inaalok mo sa akin, gawin mo yung pinangako. Nandito ako bilang aplikante at hindi VP ng Camila. But that's exactly the reason ba't kami nag-aalangan, Mrs. Mondragon. And I'm sure na alam mo nung pinag-blacklist ka ng Karen CEO ng Camila. I
At yun din ang mismong rason kung bakit dapat niyo i-consider ang application ko, sir. Anong ibig mo sabihin? Hindi naman sikreto sa business circle kung anong naging papel ko sa paglago ng Camila. At yun din ang mismong rason kung bakit hinaharang ni Daniela. Ang magamit ko lahat ng nalalaman ko sa kalaban ng kumpanya. Alam kong natatakot kayo sa kung anong kayang gawin ni Daniela. Pero the fact na pina-blacklist niya ako is a testament kung anong kaya kong gawin. Just give me 1 week para maipakita ko sa inyo kung anong may tutulong ko sa kumpanya. Isang linggo sa pagtatrabaho sa inyo na walang sahod. Pagkatapos nun, saka kayo magdesisyon kung tatanggapin niyo ako o hindi. Okay ka lang ba, Mikoy? Sino magiging okay sa nangyari, Roxanne? Eh, itong si Margay yung nagdesisyon na ipakilala akong mayaman. Tapos ngayon, ako pa itong lumalabas sa manluloko. Panluloko pa rin yung ginawa mo, Michael. Kahit nasabihin mo si Margay yung nagplano, pumayag ka pa din. Tapos ngayon, nagkabukuhan na, ikaw lang talaga yung pinahamak niya. Bakit ba kasi yung ginawa? Tinakot ka ba ni Marga? Hindi siya kasing sama ng iniisip mo kasi. Naiintindihan ko yung dahilan kung bakit niya ginagawa yun. Hindi naman ako papayag kung hindi. Dahil kailangan niya ng kaibigan. Alam ko mahirap paniwalaan, pero may iba pang Marga kaysa sa nakikita niya. Madalas nagpapanggap siyang matapang para mamagtakpan niya yung kahinaan niya at hindi rason niya sa mga ginagawa niya. Sapat na yun na dahilan para maniwala ako sa kanya. Ang mahalaga, hindi mo na kailangan magpanggap pa, Michael. At least, pwede ka na magpakatotoo. Pwede ka magsimula ulit. Ligoy na lang kasi. Ligoy na lang itawag mo sa akin. Hi. Pwede ko bang malaman yung mga pangalan nyo? Wala kasi akong time kanina para makilala kayo isa-isa. Ako si Cassandra, pero Cassie na lang. Mukha ba kaming may pake kung sino ka? Ano mo kasing ginagawa ng isang anak mayamang tulad mo dito? Tiga Maxwell ka na, di ba? Tapos ngayon, magkikiago ka pa sa amin? Okay ka lang ba, Cassie? Okay lang ako, Roxanne. Huwag ka mag-alala. Taken into consideration ng proposal mo, Mrs. Mondragon. Tulad ng sinabi mo, bibigyan ka namin ng 1 linggo para patunayan sa sarili mo bilang operational manager ng kumpanya. Hindi niyo pagsisisihan ang naging desisyon niyo, sir. Sisiguraduhin ko na hindi masasayang ang pagkakataon na binigay niyo sa akin. I'm sure aware ka sa current standing ng kumpanya, Mrs. Mondragon. We are at the lower ranks dito sa bansa when it comes to production and sales. Hindi kami katulad ng Camila, na current siyang number one. Yes, ma'am. Alam ko ho kung anong estado ng kumpanya bago ako nag-apply. Kaya alam ko rin na hindi hopeless ang kalagayan nito. Wala na rin point kung ikukumpara ko pa ang kumpanya sa Camila bilang established na ang Camila bago man magsimula ang sikatuna. We are saying is, hindi madali ito, Ms. Managon. Yes, sir. Hindi magiging madali pero hindi imposible. Sa pinakamababa nagsimula ang Camila, kaya kayang-kaya rin umangat ng si Kaduna. At yun ang ipinapangako ko sa inyo. Congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ano nangyayari? Bakit may pag-gift bag sa mga empleyado? Eh, bago na naman pakuluto si Daniela. Malamang, meron na naman silang pinaplano. No! Hindi siya included. Hindi binibigyan ang mga hudas ng kumpanya. Wala naman salamin dito, ah.
Bakit tinatawag mo yung sarili mo? Mas budas ka sa akin. Tingnan lang natin kung may mapupuntahan niyang tapang mo, ha? Well, well. I can see nakuha niyo na ang mga regalo ko sa inyo. And for those of you asking kung bakit wala silang natanggap, you already know the reason why. Para lang ito sa mga empleyadong loyal sa kumpanya. Now that Romina is gone, I expect everyone's loyalty. Hindi ko nahahayaan na magkaroon pa ng isang katulad niya ang mag-aanay ng kumpanyang ito. Incentives will be given to the people na makakapagturo sa mga taong gustong sumira sa Camila. Now, more than ever, kailangan natin mag-unite para siguraduhin walang matitirang peste sa kumpanyang ito. Do I make myself clear? Yes, sir. Yes, sir. Hindi ko hahayaang may mga traitor sa kumpanya. So keep your eyes open for them. Alam naman natin nasa mga paligid lang sila. Daniela, sinisira mo ang dynamics sa mga empleyado. Tinatanggalan mo sila ng tiwala sa isa't isa. Bernard, Bernard. Kung wala silang itinatago, wala silang dapat ikatago. All I'm asking for is loyalty to the company. Shush! Hayaan mo na. Alam mo naman, maghahanap lang ng dahilan para patanggal tayo dito. Hindi ko naman siguro kailangan ulitin sa inyo na ako ang may-ari ng kumpanya. So if I were you, I would watch my every move. Okay, game, go! Bigyan pa sila. Guys, need popcorn? Pero na popcorn. Akala ko talaga, kaklase ulit natin si Cassie. Dinala ko pa man din yung books na hiniram ko sa kanya dati. Pwede mo naman ibigay. Nasa kabilang building lang naman siya eh. Pero siyempre, iba pa rin yung kaklase natin siya. Mamimiss ko yung pwede kang lumapit sa kanya anytime. I guess si Cassie pa rin ang bida sa mga classmates natin. So what does that make you? Kung miss nyo na si Cassie, pwedeng-pwede ko naman gawa ng paraan yun. I know your parents, after all. Company niya yung supplier ng Camila's for tin cans, di ba? Pwedeng-pwede ko naman sabihin kay Mommy na i-drop na lang yung company niyo or maghanap na lang ng iba. Or better yet, just buy your company off. And that way, wala na talaga ko yung choice kundi lumipat na sa school ni Cassie and then magiging classmate niyo pa siya. Hindi niyo na siya mamimiss. Since wala na si Cassie, everything will go back to how it was. Ako na ulit ang queen ng Maxwell. At sigurado naman ako na alam niyong lahat kung gaano kalaki ang influences ng Camila sa kumpanya ng families niyo. Mention Cassie's name again, and there will be hell to pay. Nangyayari sa kumpanya dapat tinututukan mo, Daniela. Hindi yung pagbibigay ng mga regalo sa mga empleyado. Mr. Torrey, we're just making sure na nasa atin ang loyalty ng mga empleyado. Naiintindihan namin ang gusto mong gawin, Daniela. Pero ang mas importante ang gawin ngayon ay siguraduhin tumaas ang productivity ng kumpanya. It has just been a few days nang nawala si Romina, pero sobrang dami na nating backlog. May mga clients din tayo na nag-cancel ng kanilang mga order dahil hindi tayo makapag-deliver on time. Are you blaming me for what's happening? Nobody's blaming anyone, Daniela. Ang sinasabi lang namin, Romina used to run a tight ship kaya walang problema sa production. We need someone of her caliber na pumalit sa kanya soon. Sales na ng kumpanya ang naaapektuhan, Daniela. Well, if it's only the sales and production na may problema, then we should just accept more orders. Mm-hmm. At paano ang production? Ngayon nga lang, nahihirapan tayong abutin ang ating quota per day.
Then the factories will just have to work twice as hard. Daniela, hindi nakakayanin ang factory yan kung sakali. Then gawa nila ng paraan, Ninang. Daniela. Kung nakakayanan nga nilang gawin dati, then there shouldn't be any problem now. And don't you ever compare me to Romina. Wala na siya sa kumpanyang to. I will run this company my way. Anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba, stalker ka? Sinusundan mo ba ako? Huwag kang lalapit! Uy, huwag kang lalapit! Guard! 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 Wallet mo. Binila na rin kita ng gamot para sa sugat mo mga may infection. House unit. Kaya kitang-kita ninyo ang cityscape. May kasama na rin po yung swimming pool. Wala bang mas ano yung mas malaki dyan? Alvin. Eh, kuya, naghahanap ako ng lilipatan natin. Eh, mukhang okay daw itong penthouse ito yung sabi niya eh. Pero gusto ko yung mas malaki pa eh. Miss, tatawag na lang kami sa inyo kapag nakapag-desisyon na kami ng kapatid ko, ha? Ah, sige po, sir. Thank you for your time. Salamat, salamat. Pero pinahalis ka agad. Ikaw, hindi mo rin ginagamit ang utak mo yun. Alam mo naman, hindi naman tayo pwedeng bumili ng kung ano-ano. Basta-basta. Sa tingin mo, hindi tayo pagsususpecha ng mga kapitbahay natin kung sa tayo kumukuha ng maraming pera. Alam mo, gumagawa ka na naman ng dahilan para imbestigahan na naman tayo. Eh. Okay, na-excite lang naman ako. Sayang naman kung natutulog lang yung pera natin. Hindi kita pinipigil at hindi kita mapipigil. Pero kailangan mag-ingat tayo. Papa naman, hindi tayo pwedeng gumastos ng ganun-ganun. Hinay-hinay lang. Sige. Siguraduhin mo makakaalis dito yung mga kausap mo kanina na maayos. Ako ano naman sabihin ng mga kapitbahay natin. Kuya. Mukhang may nagmamanman sa atin. Malalaman ko rin kung anong itinatago ninyong mga hayop kayo. Natatakot sa inyo! Kayo ang pumatay sa anak ko! At hindi ako titigil hanggat hindi ninyo pinagbabayaran nito! Iba rin ang tapang mo rin, tanda! Ha? Sa tingin mo, makakalapang ka pa ba sa akin? Ha? Tingin mo mananalo ka? Ha? Hindi man kayo makukulong, ako mismo ang maniningil sa inyo! Wait, wait up! Hindi pa ako tapos sa inyo! Hoy, tanda! Ako tapos na sa'yo! Alam mo, ako matitihado pag sinaktan. Pwes, Panda, ako ang sinaktan mo. Alvin, tumawag ka ng polis. Pararamdam natin dito sa lintik na to kung anong pinaramdam sa atin ang anak niya. Tope! Cass. Sorry, nalate ako. Nag-repaxi ako ng book sa library. Ayos lang. Kaya ko naman magantay. Basta, para sa'yo. Kahit gano'ng kapatagal yun. Ikaw talaga, kahit mag-iba tayo ng building, ang sweet mo pa rin. Kahit matibay na pader pa yan, walang makakapag-iwalay sa atin. Besides, ang romantic kaya nito. Ikaw at ako sa magkaibang mundo. Ikaw talaga, kung ano-ano sinasabi mo, gutom lang yan. Kain na tayo. Ano ba binili mo? Ano to? Pabalito mo. Oo, di ba alam ko?
Sigurado ba talaga kayo dito na? Hoy! Hop in! Nagdala pa ako ng snacks para makakain tayo while we travel. Eh, akala ko ba huwag na akong lalapit sa'yo? Ano to? Hindi ka lang pwede lumapit? Nikoy, alam mo naman na act lang yung kanina eh. Lahat naman yata sa'yo, Marga. Arte lang. Kaya pwede ba layuan mo na ako? Total, alam din naman ang mga plastic mo kaibigan yung totoo, di ba? Kaya hindi mo na kailangan magpanggap. Pero, Nikoy, alam ko, Marga. Alam ko na hindi mo ako tinuturing na kaibigan kahit kailan. Kasi ganito ako at ganyan ka, di ba? Mali ko din siguro na isipin na ituturing mo ako kaibigan, di ba? Pero okay lang. Gets ko na. Natapos ang pagkakaibigan natin dahil tapos na yung pagpapanggap natin. Fine! Kasi kung ayaw mo, edi wag! Labas pa ako sa'yo. Manong, tara na nga! Sabi ko na nga, be. Ikaw din itong lalapit sa akin. So, what are you gonna do with the board? Savvy, wala silang choice kundi sundin ako. Technically, I have more voting power dahil I own the majority of the shares. Plus, I know what I'm doing. Danny, baka magreklamo ang mga empleyado if i-overwork mo sila. Dumating na dito ang Dolly before, remember? Savvy, gagawin lang nila mga trabaho nila. And I'll just say, I want them to improve. Anong mali dun? If they want to keep their jobs, they will do what I say. At wala na si Romina para ipagtanggol sila. So wala silang choice kundi sundin lahat ng gusto ko. Tay, napatawag kayo. Daniela, nasa presinto ako. Tulungan mo nga ako. Pinakukulong ako ni na Hector eh. Tay, don't worry. Ako nang bahala, okay? Just relax. Ako nang bahala dito. Gagawin ko ng paraan. Hayop ka! Tay! Tay! Mula sa tingin mo, mapipigilan mo ako sa ginawa mo. Diyan ka nagkakamali. Sandali, sandali mo, Kulas. Ako na nga ako na arkabyado nyo. Ganyan pa kayong magsalita. Sir, trespassing po ang ginawa nito sa amin. Tapos sinaktan pa ako. Sir, kausapin mo naman. Sinungaling ka! Sinadya mo ang lahat para makulong ako. Sabihin mo ang totoo, Hector. Sabihin mo! Sir, nagfile na po ng restraining order si Mr. Mangubat laban sa'yo, Mr. Bartolome. Baka madagdagan ang kaso nyo pag itinuloy pa nyo yan. Kung meron mang dapat magfile ng restraining order na yan, ako yon. Dahil sila ang pumatay sa anak ko. Oh, sandali. Bakit tumang kami? At hindi ako titigil hanggat di ko mapapatunayan yon. Tay, tay. Tay. Huwag niyo na silang patulan, okay? Tay, baka mamaya kayo pang mapahamak. Hindi ko sila dapat hayaan ng ganyan, Daniela. Tay, let me handle them. That way, hindi kayo mapapahamak.